Ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ang mga walang hiya, kailangan makagawa tayo ng paraan para madiin si Tintin na yon. Gusto ko siyang magbakaawa sa atin. Anong gagawin natin, kagawad? May naisip ka na bang paraan, ha, kagawad? Sa ngayon ay wala pa. Pero mag-iisip ako. Hindi pwedeng hayaan na lang ang Tintin na yon sa kanyang mga pinaggagawa. Lalo na sa pamamahiya. Sa live. Oo nga, kagawad eh. Yung ibang estudyante nga raw eh, ayaw na nilang pumasok dahil nahiya na sila. Teka. Ah, tama, aling siyang. May naisipan na akong paraan para mapalusahan ang Tintin na yon. Ha, alam ko na. Ano yung naisip mo, kagawad? Ano? Patayin na ninyo si Tintin. Kagawad, Asok? Oh! Parang mahirap yatang gawin dyan. Kahit mahirap lang ang pamumuhay namin Hindi namin magagawa ang kumitil ng buhay ng isang tao. Dahil ayon sa Mateo 5, versikulo 21, narinig rin yung sinabi nila noong unang panahon, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa paghatol. Oops, nako. Mali ang pagkaintindi mo sa sinabi ko, Aling Insyang. Makinig ka at ipapaliwanag kong mabuti. Hindi pa ako bingi, kagawad. Malinaw na malinaw ang pagkakadinig ko sa sinabi mong patayin namin si Tintin. Oo, sinabi ko nga. Pero may karugtong pa yon. Patayin ninyo si Tintin sa kahihiyan. Ha? Anong ibig mong sabihin, kagawad? Ha! Bigyan nyo siya ng napakalaking kahihiyan. Yung masisira ang karangalan niya. Yung bang wala na siyang may pagmamalaki. Iyon ang ibig kong sabihin. Malinaw na ba sa'yo? Ha? Aling Insyang! Alam mo, Veronica, ang daming nakapanood doon sa video ni Tintin noong nagagalit siya. Umaabot na sa 1 million views. Wala akong pakialam kahit ilang million pa ang naka-view. Aba, teka, bakit ba parang masama yata ang loob mo? May problema ka ba? Wala akong problema, kundi masamang masama lang ang loob ko. Ha? Kanino masama ang loob mo? Sa akin ba, friend? Sabihin mo lang. Hindi, friend. Kundi kay Kapitan. Ha? Bakit naman masama ang loob mo sa kanya? Paano naman kasi? Nag-away kami ni Rodolph. Tapos, nagsumbong ako sa kanya. Sabi niya, hayaan ko na lang daw. Parang hindi niya ako pinansin. Hindi tulad ng dati kapag nagsusumbong ako sa kanya. Binibigyan niya ako kagad ng pansin. Pero ngayon, wala na. Huwag ka munang magtampo. Siguro, masyado lang abala si Kapitan. Ang dami niya kasing problema eh. Kaya pagpasensya mo na dahil... Ang sabihin mo, may iba na siyang kinahuhumalingan. Ha? Sino naman ang kinahuhumalingan niya? Wala nga akong nakikita na pinao napapansin eh. Meron, Pinay. Meron. Aba, kung meron, sino? Sino pa? Di si Tintin, nahipag mo? Veronica, hindi ko alam na pinagseselosan mo na pala ang hipag ko. Wala akong sama ng loob kay Tintin, friend, kundi kay Kapitan. Aminin mo na, friend. Pinagseselosan mo na ang hipag ko. Kahit hindi mo aminin, alam ko. Friend, sandali lang! Magpapalala!
class. Good morning, ma'am. Our lesson for today is about time management. Many people, children, and adults alike struggle with using their time wisely. As with finances, without a plan in place and intentional effort, we can all easily waste time. Learning at a young age to self-govern your time, prioritize, create systems, and complete tasks can make a huge difference. Ma'am Tintin, I love you. Ikaw? Bastos ka? Ito ang dapat sa'yo, bastos ang... Ara-ara ko. Yan ang... Yan ang bagay sa'yo. Patay! Si Buhiyan kumakatok at parang umiiyak. Hindi na kalakyan, boy! Pumasok ka na! Kap, tulungan mo ko. Ha? Pinayanan naman ako ni Tintin sa classroom namin. Ang dami ng kaklase namin ang nakakita sa ginawa niya sa akin. Ano na naman bang ginawa sa'yo, ha? Nang malditang yun. Ano? Pagdating ko sa school, nag-good morning ako sa kanya. Meron sinipa niya ako kagad. Tapos hindi pa nakontento, binugbog niya ako sa harapan ng mga kaklase namin. Ano? Sinaktan ka ni Tintin? Upagagawad, iyang-iya ako sa mga kaklase ko. Pinagtatawanan pa nila ako. Hindi na pwedeng palagpasin to. Namimihasa ng Tintin na yon. Kailangan ang maaksyonan nito ng kinauukulat. Opo, kagawad. Sumbra na siya. Lagi na lang kaming pinapahiya si Bunjing. Liga. Pupunta tayo sa barangay hall. Kailangan na maiblado ng ginawa sa'yo ng Tintin na yon. Liga na! Dala mo! Opo, kap. Sipo tayo na! Pineng! Nasaan si Kapitan? Nasaan siya? Ha? Ikaw pala kagawad, Asyong. Kwan, nandiyan sa loob ng opisina niya. Bakit? May sadya ka ba sa kanya? Ha! Aba, natural na may sadya ako sa kanya. Hahanapin ko ba siya kung wala akong sadya? Ha, Pineng? Napaka-ob-ob mo naman! Huwag mo naman sabihin yan, kagawad. Hindi ako bobo. Kung hindi ka naman bobo dapat pa bang itanong mo sa akin kung may sadya ko sa kanya, ha? Gaga? Kung gaga ako, mas gago ka, kagawad. Anong gamo? Gago ako? Hoy! Ba nakakalimutan mong kagawad ako? Dati akong number one, elected barangay official ako. Hindi katulad mo, napwede lang. Pag-aralan mo naman ang rumespeto, ha? Huwag kang bastos! Hindi ako bastos sa mga taong mababait at hindi bastos. Aba, parang sinabi mong bastos ako ah. Baka gusto mong ipatanggal kita sa serbisyo. Ano ka mo, Asyong? Ulitin mo nga. Mabuti naman at lumabas ka na sa lungga mo, Kapitan. Narinig ko ang masasamang pinagsasabi mo kay Pinay. Kaya ako lumabas. At ang mabuti pa siguro, lumayas ka na dito. Huwag mo nang hintayin na magsalubong ang mga kilay ko dahil mapapatay kitang animal ka, mapapatay kita. Kapitan, buisit ka. Bakit mo ipinasok sa ilong ko ang baro ng baril mo? Bubuksasin ko yan. Alisin mo, Kapitan, baka makalabit mo yan. Talagang kakalabit mo. Dahil sobra ka na nga, dapat na mamatay ka na. Ito ha, papatay na kita. Bang! 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 Kapitan, bakit mo kumidahil?
Nagbibiro lang ako. Napaka-merbiyoso naman ng taong ito. Hindi pa pumuputok ang baril ay patay na. Insiang, nasaan si Pari Asyong? Ay, dako. Nagpunta sa barangay hall. Lumusob kay Kapitan. Lumusob? Abay, bakit? Ano bang nangyari, Insiang? Ay, kasi nga, itong si Boy, pinahiya na naman ni Tinten. Pinagsisipa at pinagbubugbog na naman daw siya. Ay, kaya nagalit na si Kagawa Dasyong. Pumunta siya sa barangay hall. At baka kung ano nang ginagawa niya kay Kapitan. Hey, nako, baka napatay na niya yun. Mabuti naman kung napatay na niya. Buisit ang Kapitan Karyong na yun eh. Kung nadatnan ko lang dito, nako, dalawa kaming papatay sa karyong na yun. Eh, buisit talaga. Sobra na. Sa halip na kumampi sa amin eh. Yung Tinten na yun pa ang kinakampihan. Ano ha? Ang walang hiya. Baka naman na plano niyang kabitin na si Tinten. Ay, malamang. Talagang yan ang plano niya. Nagpapa-impress para mahulog ang loob ni Tinten sa kanya. Ay, sobrang matulis talaga. Lola Injang, Lola, masamang balita. Parang alam ko na yung balita yan ah. Napatay na ni Kagawa Dasyong si Kapitan Karyong? Hindi, Lola. Kundi si Kagawa Dasyong ang napatay ni Kapitan Karyong. Nagkakamalay na siya, Lola. Ligtas na siya. Ay, sabi mo, binaril ni Kapitan. Pero wala naman akong makitang sugat niya, ah. Iyan din ang pinagtatakan ko, Lola, eh. Kitang-kita ko na ipinasok ni Kapitan sa butas ng ilong ni Kagawa Dasyong yung baril. Tapos nang kakalabitin na niya, tinakpan kong dalawang tinga ko. Tapos paglingon ko, nakabulagda na si Kagawa Dasyong. Ay, ganun ba? Ay, baka naman may bulletproof siya. Kaya wala siyang tama. Wala po, Lola. Kaya nung tignan niyo, kapain ninyo. Ha? Ay, hindi na. Baka may makapapa akong hindi dapat kapain. Saan ako naroon? Anong nangyari sa akin? Oh, ayan. Nabuhay na siya, Lola. Ah, Kagawad, hindi mo ba naalala ang nangyari kanina? Teka. Naalala ko na. Binaril pala ako ni Kapitan. Nako, tinan mo nga, boy, kung malaki ang butas sa tiyan ko. Ayaw kong makita. Baka makita kong nakalabas ang bituka ko, ay ninirbyosin ako. Eh, kun Kagawad, alam ko ang ulam mo kanina, tinolang manok na may papaya, dahon ng malunggay, ano? Paano mo naman nalaman ang ulam ko? Inalaman kong yun ang ulam mo dahil lumabas ang bituka mo at butas-butas na. Ano? Nabutas ang bituka ko dahil sa pamamaril sa akin ni Karyong. Ano pang ginagawa ninyo? Isugod niyo ako sa ospital. Ayaw ko pang mamatay. Hindi na kailangan na isugod ka pa sa ospital, Kagawad. Bakit hindi na kailangan? Gaano ba kalaki ang butas sa tiyan ko, ha? Malaki bang masyado ba, eh?
Kasing laki ng ulo, kagawad. Ha? Ayan o, tignan mo. Ano? Buisit ka, boy. Alam mo nang maninervyos ako eh. Eh, sige na. Isugod nyo na ako sa ospital. Dalian ninyo. It's a prank! Ha? Anong ibig niyong sabihin? Wala ka namang sugat, kagawad. Ayan o, tignan mo, wala. Palagay ko may kapangyarihan ka, kagawad. Gumana ang anting-anting taglay mo. Anting-anting? Wala nga akong sugat. Ha, wala nga. Kagawad! Kagawad, gumising ka! Kundi, ipapaimbalsa mo ka na namin para matuluyan ka na! Halika, sandali. Ha? Eh, bakit, Nene? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Alam mo ba na naging sketcher woman ako? Oo naman. Alam na alam ko. Eh, bakit? Alam mo, iningat-ingatan ko ang aking karangalan. Kahit mahirap lang ang buhay namin eh, pinagtuunan ko ng pansin aking pag-aaral. Kung ano-ano na ang binibenta ko. At ito nga, nakapagtapos na ako sa kursong accounting at nakapasa na ako sa board exams. Ha? Ganun ba, Nene? Congratulations! Salamat sa pagbati. Pero sa kabila ng pagpuporsige ko na makapagtapos, meron palang pilit na sumisira sa akin, sa aking karangalan. Kesyo, nag-hostess daw ako. Eh, binabenta ko raw ang katawan ko sa kung kani-kanino. Ha? Naku, bakit naman ginawa yan sa'yo? Bakit? Wala kang alam sa isyong ito na kasalukuyang pinag-uusapan ng mga marites? Ha? Eh, wala akong kinalaman dyan, Nene, ha? Sinungaling! Aray! Aray ko! Nabingin na yata ako, aray! Bakit mo ko sinampal, Nene? Anong kasalanan ko sa'yo? Sa aking pananaliksik, kung kanino kaling ang chismis na yan, ay natuntun ko kung sino. Ha? Eh, sino, Nene? Sabihin mo naman sa akin, sino? Ikaw, boy! Hayop ka! Traidor ka pala! Nene! Boy! Kung gusto pang mabuhay, tumakbo ka na at magtago. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin dahil papatayin na kita. Barisong, huwag Nene! Huwag! Huwag tatakbo na ako! Huwag! Ayop kang karyong ka. Gaganti ako sa'yo ngayon. Hihintayin kitang pumasok dito sa barangay hall. Pagpasok mo, sasakalin kita hanggang unti-unti kang malagutan ng hininga. Ayop ka, sukdulan ng puot na naipon dito sa akin. Kaya wawasakin ko na ang buhay mo. Wawakasan ko na. Ha, ayan na siya. Parating na. Ngayon, papatayin na kita. Oh! Tagumpay kaya si Kagawad Asyong sa kanyang plano kay Kapitan? Mga gilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatan,
pag-asa ng bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!